May balita ako na gawin nyo ng electronic, Lotto and an STL, wala ng kabo. We are not familiar with the news. That's why, mamaya 1 o'clock, nag-file ako ng resolution, ng bill. Tinanggap namin yung rescheduling ninyo. And then, only for us to receive a letter stating na hindi na naman kayo makadalo. Ang yabang ninyo sa PCSO, ano bang pinagmamalaki ninyo? Anong meron sa PCSO? Samantalang lahat ng mga agency ng gobyerno, pag pinapatawag sa Senado, pumupunta kayo sa PCSO, hindi. Ano meron sa inyo? What makes you so very special? Nung kinansel nyo yung unang patawag namin, kayo mismo ang nagbigay ng date kasi sabi nyo meron kayong e-lotto launching. And then you guys gave us the date na available kayo. And then when we said, okay, sige, yung date na yun, isa-set natin for next hearing, kayo pong nagbigay ng date. Mga kaabangers, hindi na naman nakapagtimpi ang ating butihing senador na si Rafi Tulfo sa Committee on Games and Amusement hearing sa Senado dahil sa makailang beses na hindi pagdalo ng PCSO, partikular na si General Manager na si Mel Robles. Galit si Senador Rafi Tulfo sa PCSO dahil feeling special umano at mayabang. And then last minute, the day before, sabi nyo hindi kayo maka-attend. Lahat kayo, parang boycott. Yung sinasabi ko, ano bang pinagmamalaki ng PCSO? Ano meron sa inyo? Anak kayo ng mga Diyos? First time in history raw na mangyari ang ganito. Lahat ng ahensya ng gobyerno ay dumadalo agad kapag ipinatawag ng Senado. Pinapabago ng senador ang implementing rules and regulation dahil sa dami ng pasikot-sikot. Ayon kay Senador Rafi Tulfo, ang pagbukas at pagpasok ng mga empleyado ay dapat maging secure na umano ang mga ito. Ngunit nangangamba ang senador dahil gagawin na itong electronic or e-lotto. Kaya matatanggalan na ng trabaho ang maraming tao at yun daw ang hindi papayagan ni Senador Tulfo. Kayo sa PCSO, parang sa tingin nyo, you guys are very special. I don't know kung anong pinagmamalaki nyo, lalo ng boss nyo si Robles, we sent a letter to you last several weeks ago para sa hearing na ito. And you sent us a letter saying, hindi kayo makaka-attend lahat. Kung kaya tututulan niya umano ito na maging e-lotto. Samantala ay pinapasubina na ng Senado ang matataas na opisyal ng PCSO kasunod ng tensyon sa pagdinig sa planong gawing online ang pagtaya sa loto. Ating panoorin at pakinggan ang umuusok na galit na si Senador Rafi Tulfo. PCSO, parang sa tingin nyo, you guys are very special. I don't know kung anong pinagmamalaki nyo, lalo ng boss nyo si Robles. We sent a letter to you last several weeks ago para sa hearing na ito. And you sent us a letter saying, hindi kayo makaka-attend lahat. And nagpa-reschedule ang PCSO. Nung magpa-reschedule kayo, tinanggap namin yung rescheduling ninyo. And then only for us to receive a letter stating na hindi na naman kayo makadalo. Ang yabang ninyo sa PCSO, ano bang pinagmamalaki ninyo? Anong meron sa PCSO? Samantalang lahat ng mga agency ng gobyerno, pag pinapatawag sa Senado, pumupunta kayo sa PCSO, hindi. Ano meron sa inyo? What makes you so very special? Ngayon wala dito yung boss nyo. Kayo mismo ang humingi ng reschedule. And then pagdating ng date na pinatos namin, yung date na binigay nyo, a week later, para sa hearing na ito, magpapadala kayo ng sulat last minute na hindi kayo maka-attend. Samantalang lahat ng agency ng gobyerno, pag may hearing, pinapatawag sa Senado, pumupunta. I'm sorry, kayong dalawa, baka magigisa kayo. Sinubo kayo sa lion's den nitong boss nyo na dapat ang boss nyo nandito, hindi kayo. No, let me speak first. Diba? Nagpadala kami ng
invitation sa inyo ahead of time, way, way ahead of time. Hindi kayo kumibo. And then last minute, sinabi nyo hindi kayo maka-attend dahil launching ng iloto. At nag-request kayo ng reschedule for another week. Kayo pa mismo nagbigay ng date. And we said, okay. And then pagdating ng date na yon, the day before, hindi ulit kayo maka-attend. Lahat. Hindi pa ako nagbanta na magpi-privilege speech ako at ipapasabihin ako kayo, hindi pa sana kayo mag-attend. May umattend nga, dadalawa lang. No, galit ako. Kasi lumilitaw na meron kayong pinagmamalaki. Nagmamayabang kayo sa PCSO. Go ahead, Attorney Contacto. I'm not mad at you because I don't know you. I don't have anything personal against you. Galit ako sa sistema na inilatag niyo na kung saan kayo po'y nagmamayabang. Diyan sa PCSO. Not you personally. I'm sorry. Kung ikaw ay na-offend, it's not about you. Good morning, Mr. Senator. First, we would like to offer... First of all, I would like to acknowledge the presence of Senator Robin Padilla. Senator, good morning. Ma'am. Okay, sir. First of all, we would like to offer our sincerest apologies for the non-attendance of our general manager as well as our assistant general managers. Frank, Your Honor, the only reason why we're requesting for an extension is because the launch of our PLS is due on October 1. Now, why is it of such importance? The current system that we are using as of now, the end... No, let me cut you off. Nung kinansel nyo yung unang patawag namin, kayo mismo ang nagbigay ng date kasi sabi nyo meron kayong e-loto launching and then you guys gave us the date na available kayo. And then when we said, okay, sige, yung date na yun, isa-set natin for next hearing. Kayo pong nagbigay ng date. And then last minute, the day before, sabi nyo, hindi kayo maka-attend. Lahat kayo. Parang boycott. Yan sinasabi ko, ano bang pinagmamalaki ng PCSO? Ano meron sa inyo? Anak kayo ng mga Diyos? Anak kayo ng Diyos din sa PCSO? No, Your Honor. I would like to explain the reason for our requests. No, you don't have to request. Nagmamayabang kayo siguro that the least that you can do is apologize. Sir, which is why I'm asking for an apology, Your Honor. And I'm explaining the absence of the resource persons who can explain and answer your questions in detail. No, Ma'am Attorney Contacto. Remember, nung unang hearing na sinet namin, that was last week, and you were given notice way ahead of time, umuo kayo and then last minute, sabi nyo, launching ng iloto. Wait a minute. And we said, okay. And then kayo mismo ang pumayag na iset it to set the hearing for another date. Okay? So, dapat nakapag-adjust na kayo. Dapat makita nyo na po yung schedule ninyo. Na kung pwede ba kayo hindi, a week later. And then, all of a sudden, hindi na kayo pwede. Come on. Mr. Senator, I have a copy of the letter that we sent. There was no mention of the iloto. What we have here is, Your first letter ninyo is iloto launching. It was two agendas, Your Honor, that we raised in the first letter. So in the first paragraph is the launch of the iloto. In the second is the transition, the PLS, sir. Right now, I cannot stress enough, sir, the reason why we need to focus on the PLS. And if you would allow me to explain, sir, this would explain the absence of our officials right now. As I was saying, sir, our ELDA, the equipment lease agreement, which is the system that is currently being used by the PCSO, is set to expire on September 30. Okay. Ayokong ubusin yung oras natin, Attorney Contacto, dahil lang sa pagpapaliwanag ninyo. Let's proceed na lang. Okay, basta sir. The fact remains na ang yayabang nyo dyan sa PCSO. This is the first time it happens dito sa Senado na twice in a row, last minute, magka-cancel, magbo-boycott ang isang agency para sa isang hearing, napaka-importanteng hearing na patawag ng Senado. First time in history, for your information. Ang vlog na ito ay bukas sa anumang opinion, pahayag o mensahe.
Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat, ka-abangers!